What if matuloy na ang digmaang Ukraine at Russia? Ano ang posibleng tulong ang maibibigay ng Amerika sa Ukraine? Ayon sa mga eksperto, ay malabong pigilan ni Joe Biden ang karagdagang pagsalakay ng Russia sa Ukraine sa pamamagitan ng pagpapadala nito ng mga sundalong isasabak sa giyera. Kung kaya ang nasasaksihan lamang ng mundo ngayon ay kaliwat ka ng paalala lamang mula sa Amerika. Gayunpaman ay siguradong magpapadala ito ng mga kagamitan sa Ukraine kung sakaling sumiklab ang digmaan. Subalit malabong sumabak ang mga sundalo ng Amerika sa labanan, katulad ng nangyari sa Marawi, kung saan ang dahilan nila ay hindi sila maaaring makialam sa laban ng kapwa Pilipino ayon sa kasunduan. Gayong ang kalabang terorista ng Pilipinas noon sa Marawi ay isang international na terrorist group na kung tawagin ay ISIS. Gayunpaman nagawang mapagtagumpayan ang ating magigiting na sundalo ang labanang ito. Ang katwiran naman para sa hindi direktang pagsali sa isang digmaang Russia-Ukraine ng Estados Unidos ay wala silang obligasyon na kasunduan sa Ukraine. Kaya kung tayo nga na may treaty, nalusutan nila, yung wala pa kaya. At ang pakikidigma sa Russia ay isang napakalaking sugal para sa Amerika dahil ang digmaang ito ay maaaring maging dahilan upang mas lumawak ang nasasakupan ng Russia at humantong sa pagpapalitan ng nuclear weapons na siguradong wawasak sa napakalaking bahagi ng mundo na posibleng ang lahat ay makaranas ng tinatawag na domino effect sa digmaang ito, kung saan ang radiation nito nakakalat sa kapaligiran na tumatagal ng 100 hanggang 1,000 taon ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit sa tao katulad ng kanser at iba pang malulubhang sakit. Ayon sa presidente ng Russia ay ayaw nito ng giyera. Subalit ang aksyon na ginagawa ng European Union kabilang ang Amerika ay isang hakbang nakukuha sa ilang bahagi ng Russia na matagal na nilang pinamamahalaan. Ang nais kasi ng Ukraine ay mapabilang sa European Union kung saan ang ilang bahagi nito katulad ng Crimea ay mapapasama sa kasunduan. Gayong ang Crimea ay nasa ilalim ng pamamahala ng Russia. Kaya ayaw ni President Putin na magtagumpay itong mapabilang sa European Union dahil pag nagkataon ay parang inagawan siya ng lollipop ng European Union at Amerika. At dahil sa tagal ng tensyon na ito ay nananatili ang Ukraine sa plano nitong mapabilang sa European Union. Kaya naman nagpaplano na si Putin ng isang pagsalakay upang sakupin ang buong Ukraine. Ilang beses nang nagbanta ang Russia patungkol sa usaping ito, subalit sadyang patuloy ang suporta ng maraming bansa sa Ukraine upang mapabilang ito sa European Union na siguradong magiging banta naman sa bansang Russia. Gayunpaman ang pagpunta ng Amerika sa digmaan laban sa Russia para sa Ukraine ay uubos sa puwersa at mapagkukunan ng US sa loob ng maraming taon at magdudulot ng malaking pinsala sa maraming buhay na hindi naman tiyak ang kahihinatnan, lalo na sa panahong ito na sinusubukan ng administrasyong Biden na tumuon sa China bilang pangunahing banta sa seguridad. At ayon pa sa isang retiradong general ng Air Force na si Philip Breedlove na nagsilbi bilang nangungunang commander ng NATO sa Europa mula 2013 hanggang 2016 ay nagsabi sa isang panayam na hindi niya inaasahan o inirerekomenda na ang Estados Unidos ay magpadala ng mga tropang pang-combat sa Ukraine. Sa halip ang Washington at ang mga kaalyado nito ay dapat na naghahanap ng mga paraan upang matulungan ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili. What? Bro, what are you talking about, man? Ang sarili nitong airspace at territorial na tubig kung saan nahaharap ito sa nakakaalarmang puwersa ng Russia. Iyan ang mga bagay na dapat nating isalang-alang bilang isang alyansa at bilang isang bansa, sabi niya. Sa makatuwid noon pa man ang paraan ng pagtulong ng Amerika sa ibang bansa, ay turuan lamang ang mga ito kung paano ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Pero paano kaya kung hindi naisip ng Ukraine na sumapi sa European Union? Maiisip kaya ni Putin ang panganib ng planong ito? Pero bakit naman kaya naisip ng Ukraine na sumapi sa European Union? Gayong alam nilang magkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng Russia. Ang kasagutan sa mga katanungang ito ay ipauubaya ko na sa inyo. Bakit nga ba?
I-comment nyo lang sa ibaba ng videong ito. Sa ngayon ay dasal na lang ang magagawa natin dahil ang isang malaking digmaang magaganap ngayon ay maaaring makaapekto sa buong mundo na maaaring dahilan pa ng pagkawasak nito. Sana makontento na ang bawat pinuno ng bansa kung ano ang meron sila. Mahinto na sana ang walang tigil na pagpapalawak ng mga teritoryo upang manatili ang normal na mundo na ginagalawan nating mga tao.